Yo mga idol, so ngayon nga ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas itong Mecha Naruto. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Anyway, para sa mga kapwa ko anime content creator na gustong magpagawa ng mga icons para sa inyong mga YouTube channel gaya ng ganito, i-PM nyo lang si Boss Pablito. Promise, sobrang mura at napakadaling kausap nyan. Bali, lalagay ko na lang yung link ng Facebook niya sa description sa baba. So game, sino sa inyo ang nakakakilala or may idea kung sino at ano nga ba itong Mecha Naruto? Siguro konti lang sa inyo ang may idea patungkol dito sa robot na to. Dahil nag-appear nga lang sa dalawang pillar episode itong Mecha Naruto. At yung mga episodes nga na yan naisingit lang during sa kalagitnaan at climax ng Fourth Shinobi World War. And dahil nga sobrang curious at excited tayo sa mga susunod na magaganap sa Fourth Shinobi War, kaya hindi na natin napansin yung dalawang pillar episodes na naisingit dito, na kung saan nandun nga yung robot na si Mecha Naruto. So sino at ano nga ba itong Mecha Naruto? At gaano nga ba siya kalakas? Bali, itong Mecha Naruto nga ay isang hard metal replica robot version ng ating bida na si Naruto. So inimbento nga ito ni Orochimaru. Dahil sa pillar episodes nga na to, ay gusto na nga din makuha ni Orochimaru yung QB mula sa katawan ni Naruto. Pero eventually ay ninakaw nga to sa kanya ng grupong Akatsuki, na kung saan swak na swak nga itong robot na to sa Akatsuki dahil nakaprogram nga ito para hulihin yung QB. So umatake nga ito sa Konoha, and nakita nga natin dito kung gaano ito kalakas. Nasa sobrang lakas walang wala nga yung pinagsamang taijutsu ni Rock Lee at Neji sa taijutsu nitong Mecha Naruto. Even nga yung napakaraming shadow clone ni Naruto ay madali lang inubos ng robot na to. At sa sobrang lakas nito halos mawasak na nga niya yung buong bayan ng Konoha. So wala nga makapigil sa Mecha Naruto na to nung umatake ito sa bayan ng Konoha. Dahil even nga yung Hokage that time na si Tsunade natatakot ngang lumaban dito. Bali, once nga na makalapit yung robot na to kay Naruto ay automatic sinisipsip nga neto yung QB chakra ni Naruto. So para nga hindi tuluyang ma-extract kay Naruto yung QB, sa utos ni Tsunade tinry nga nila ilayo si Naruto sa Mecha Naruto. Pero kahit anong gawin nilang paglayo ay nahabol at nahahabol pa din sila nito. Dahil nagagawa nga nitong lumipad ng napakabilis at nagagawang maglabas ng iba't ibang baril, missiles at kung ano-ano pang mga pasabog. So tinry pa nga itong pigilan nila Shino. Shikamaru. Choji. Kiba. At Kakashi. Pero wala nga din silang nagawa para pigilan to. Hanggang sa point na si Naruto na nga lang yung natira. So nahirapan pa nga din si Naruto na labanan ito ng 1-on-1. Dahil labang tumatagal, humihina nga itong si Naruto. Dahil labang naglalaban nga sila, sinisipsip nga neto yung chakra ni Naruto. Plus, meron pa nga itong hawak na dalawang laser blade na nanggaling sa buhok niya. At dahil madami-dami na din siyang nasipsip na QB chakra, nagawa nga nitong mag-transform into Three-Tails Jinjuriki form. So nung time na matatalo na nga si Naruto, ang nasabi niya na nga lang ay gagawin niya daw ang lahat mailigtas lang itong si Sasuke, na during that time nasa kamay nga ni Orochimaru. And after nga nun, nagulat itong si Naruto nang biglang ibinalik ng robot na to sa kanya yung kalahati ng nakuha niyang chakra ng QB. At inireveal na kinokontrol pala ni Itachi yung robot na to. Kumbaga, parang tinis lang ni Itachi si Naruto kung tunay ba talaga siyang kaibigan ng kapatid niyang si Sasuke. After nga nun, nirelease na nga ni Itachi yung pagkakakontrol
role niya dito. In fact, naging kaibigan pa nga to ni Naruto. So hindi nga makapaniwala dito si Orochimaru dahil kahit siya nga ang gumawa nito ay hindi nga to sumusunod sa kanya. At ayun, inatake pa nga ng Mecha Naruto itong si Orochimaru. Pero may plan B ang ginawa itong si Orochimaru. Bali sinamon niya nga yung isa niya pang inimbento na Mecha Nine Tails naman. So kasing lakas nga lang din to ng Mecha Naruto na ginawa niya. And kahit nag-merge na nga itong si Mecha Naruto at yung totoong Naruto, wala pa nga din itong nagawa para pigilan yung Mecha Nine Tails. And ang ginawa nga ng Mecha Naruto ay ginamit niya yung natitira niya pang chakra ng Kyuubi na nakuha niya mula kay Naruto at ayun nga yung naging katapusan ng Mecha Nine Tails. At the same time, naging katapusan na din ng Mecha Naruto. Dahil ayun nga mismo kay Mecha Naruto, parang in-extract niya na din kasi yung chakra ng Kyuubi sa loob niya. Kaya ayun na nga ang ikinasira ng robot na to. So ayun nga lang yung naging appearance ni Mecha Naruto sa anime. Pero kabilang nga siya sa mga karakter na pwede mong gamitin sa larong tulad ng Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. And mapapanood nyo nga siya sa episode 376 hanggang 377 ng anime. Anyway, dyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol kay Mecha Naruto. So kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay ibigyan mo na to ng isang bagsak na like. At syempre, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So salamat mga idol.